Tayo mo ka manalangin. Na our Heavenly Father Abay, Yahawa Alhayang, this afternoon, we would like to want to study the your word, the original your names, Yahawa. Salamat po sa wisdom and knowledge pinagkaloob niyo sa amin. Bahasa ng Yahawa siya. Everybody says, Amen. Amen. So, ang subject natin ay sa Hebrew alphabet 4. So, pang-apat na po eh. Okay, ancient Paleo-Hebrew. The ancient Hebrew alphabet. So, ito yung original Hebrew. Ito yung character niya. Ay ito yung kila Heber. Si Heber siya ang tinatawag na father of Hebrew nation. Doon nagsimula sa kanya ang Hebrew, Heber, Hebrew. So, ito yon. A, Ba, Ga, Da, Hawa, Sa, Ka, Ta, Ya, Ka, La, Mana, Sa, Ay. O, ayo, parang matawa, Sa, Ay. Pa, tasa, kwa, ra, sata. So, yan ang alphabet niya. Ito, kahawig sa baybayin natin. Ito. Ngayon, sa sunod na henerasyon, itong Middle Ancient Hebrew, ito na yung nakasulat sa original manuscript. Yung kinuhaan ng translation na sa Bible. So, ito yon, ganitong karakter niya. Oh. So, at ito, katulad din sa Aramaic. That's why Middle Ancient Paleo-Hebrew Aramaic alphabet. Ang Aramaic, ganito rin. A, Ba, Ga, Da, Hawa, Sa, Ka, Ta, Ya, Ka, La, Mana, Sa, Ay, Pa, Ta, Sa, Kwa, Ra, Sa, Ta. So yun. Pero ibang stroke niya, diba? Kaysa yung pinakauna. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na, oh, ito yun, ganun pa rin, oh. Aliwa, diba? Ito na, nakalagay na, oh. Ang A niya mayroong H. Pag ito'y basahin, A, may kasama ng letter H. Ito, pag ito, kasama ng Ba. Automatic na, may Ba na siya. Ga, Da, Ha, Wa. Hindi yung sabihin na E, B, C, D. Wala pang bawel na kasama. Pakurang Alec, B, G, M, Dalit. Wala kasamang bawel. Ito automatic na, oh. Kasama, oh. Nakatatak ang ao, nakatatak lahat o. Ito lang mahaba, tasa. Walang kape. Oo, may tasa. So ganun. So, sabihin nila na hindi daw mabasa ang YHWH. Kung i-English mo, YHWH, hindi talaga mabasa. Kasi i-English mo. Pero pagbasahin mo siya sa Hebrew talaga na original, oh, Y. Saan ba ang Y? Oh, ito. Oh. Oh. Yeah. Umabasa na siya, yeah. Tapos, S. Oh, ha. Oh, yeah, ha. Y, S. Tapos, W. Oh. Wa. Oh, yeah, ha, wa. Tapos, yung pinakalas na another S, ano na siya, ikapit na siya sa dulo. Hindi na yung Yahawa, ha. Hindi na, Yahawa. Wala nang karugtong na exemption to the rule yan eh. Pag pinakadulo, hindi na babasahin mo may kasamang A. Parang nakadikit na siya sa dalawa na bago sa kanya. So, that's why ang tawag, Yahawa. Sabihin lang ibabasa, hindi mabasa eh. Pinaglulupo tayo ng mga theologian. Kasi yun na yung tinuro nila eh na hindi mabasa ang ano, yung tetragrammato na pangalan ng God, YHWH. Kung YHWH ang pagbasa mo, hindi mo talaga mabasa. Pero paggamitan mo ng alphabet talaga, ng totoong alphabet sa original manuscript, mabasa, Yahawa. Mabasa eh. So, bakit sabihin nila na yung mabasa para hindi malaman ang tunay na pangalan ng ating may likha? Yun ang purpose nila eh, nililihim. Nilihim
Okay. Ngayon, ito na yung lake. Unseen pa rin, parehitro. Ganun pa rin, abaga-dahawa, pero yung karakter niya, iba no? Mula sa middle unseen parehitro na minus lake, paglipat dito sa lake, mayroon ng corruption. Mayroon ng pag-iba, nakita ko eh. May pagkaiba na. Tapos galing dito, nilipat sa modern. Ito, sa modern. Ha, ito ng modern. Alek, bet, jemel, dali, hi. Actually, original ito, wow to siya eh. Panahon namin sa Bible school, wow siya. Pero pinalitag B. Wow. Sa hin, kit, yun, kap, lamit, minnoms, samit.